Good morning, guys. So it's our second day here at Free Dive Tribe PH. So today medyo maaga mag-start yung session namin dahil hindi kami natuloy kahapon. So it's 6:30, 7 o'clock ay first session namin sa open water. Second session namin sa open water. So doon na dituro yung duck dive. So medyo maaga kasi medyo compress yung oras ngayong araw na to. So yun, see you guys at the ocean. Yan guys, so medyo maalon pa rin today pero not as much as yung kahapon ng hapon. So ayun si coach. Yan. So yan, mag-start na kami ng aming first dive for today. So yan, wish us luck.
Hi guys, so katatapos lang namin sa second open water session namin. Sabi mo. Tingnan mo ako. Smart ka. Yan. So yun, mamaya-maya, 1 hour break lang. Ano ulit kami? 1 to 3 water, open water season. So doon na yung duck diving. Ngayon, medyo, ano na kami? Ilan yung pinaka-report? Naka 6 meters na siya kanina sa rope. 6 to 18 feet. Ako, 3.6 ba? 3.6 meters. 3.6 pa lang yung akin sa rope. At least, nagulang mo yung box. Pero ngayon, better na yung equalization ko. So, nararamdaman ko na yung ears ko yung pag-equalize. So, eto, mag-breakfast muna kami. Tuli ako lang pala, ayaw niya mag-breakfast. So, yun. So yun guys, bakit nga ba namin naisipan na mag-aral mag-freediving? So, ciao, bakit nga ba? Ako, kaya namin, ako kaya ako naisipan mag-aral mag-freediving kasi unang una, takot ako sa tubig. Hindi kasi ako marunong lumaki. So, kapag malalim yung tubig, mas wala na akong maapakan, wala na akong marawakan, hindi ko malinig ako. Gusto kong mag-overcome yung takot na yun na nakagusto ko yung utak. Naibig kasi ako dun sa mga yung parang effortless, yung makatayo lang sila sa tubig. Kasi parang ano, yun, parang gusto ko yung magawa kahit na hindi ako ganun kagaling mag-feel. Gusto ko lang yung utang ako dun sa tubig. Na laki na may utak ako na naman. Yun lang. Tapos, ano, kaya rin. Hanap kami ng school. So ako naman guys, nare-realize ko kasi as we travel, ang dami namin napupuntahan na magagandang lugar, which is mas may enjoy namin yung kung maano namin yung mga diving sites like Coron, Bohol, Cebu. Maraming magagandang ano eh, diving sites dito sa Pilipinas. Saka guys, napapalibutan tayo ng dagat. So, napakaraming magagandang places na hindi pa natin masyado napupuntahan under. Kaya gusto ko matutong mag-dive. Kasi, ngayon, para ano na rin, ibang libangan na rin. Kasi dati, di ba, dati kasi mountains kami, maakyat kami ng mga bundok. Ngayon naman, ilalim naman ng dagat. So, yun, para maiba lang yung trip. A life skills to yun. Oo, then, yun. Pag marunong ko yun naman, iba yun. Ano yun? Sisimpo ka talaga dyan. Pag marunong yun. Yun guys, ito yun. Life skill talaga siya. Sa, kahit saan, magamit mo siya. Pagka nasa tubig ka, ito yung tubig. So yun, tsaka since nandito na lang, malapit lang din kami dito. Siyempre, taga Batangas kami. Why not i-try namin na pag-aralan to? Kasi malapit lang naman saan. Very accessible lang naman to. Isang oras at kalahati lang. Dito na kami. So yun, advantage na rin sa amin. Dahil kanina nakapag-ano na kami, pre-immersion yung tawag ko. So yun, nagawa ko na yung kinakatakitan ko na totoo pala na hindi ka pala nagugulat sa tubig. Basta, hindi ka lang magpapal. Ako talagang nirelax ko yung isip ko, sumunod ko yung mga sinabi ni coach. Hindi pa siya perfect, kasi first time lang naman namin. Pero at least nagawa ko yung journey ko na lumutang sa tubig na hindi na natakot. Na kalma yung utak ko na hindi kayo bulat kasi alat siya. May buoyancy talaga na totoo yung sinasabi nila kasi dati parang naisip niya, sasabihin lang, madaling sabihin eh. Kasi sinabi nila na hindi kayo bulat dyan, nakakatakot kasi. Nakakatakot kasi. Okay. So ngayon, dahil natin na kami orientation dito kasama din sa ano na, sa package ng orientation, pre-day orientation. Na ano kami, na parang na open yung mind nila na totoo yun. Tapos talaga ipapagawa nila yun sa'yo. Pag yung kami ipapagawa sa'yo. Actual yun guys, kung ano yung tinuro, kailangan mo i-apply talaga. Kasi hindi mo magagawa kung ano eh. Katulad ko, nahihirapan ako sa equalization. Hindi ako makalalim kasi sumasakit na kagad yung tenga ko. Mababaw pa lang, so 2 meters pa lang, sumasakit na yung tenga ko. Kailangan ko na naman mag-practice ng equalization. Siya naman, nagagawa niya naman. Nakakapag-equalize ka naman kasi naka 4 meters na siya. 4.3 meters. Ako, 2 pa lang.
So yun, first time talaga namin sa open water, guys. Wala kami experience, as in zero talaga. Non-swimmer kami parehas, ha. Yun. Hi guys, katatapos lang namin ng third open water session namin. So nakapag-freshen up na kami kasi medyo late na rin kami natapos. Past 12 na, no? Past 12 noon na kami natapos. So medyo mabilisan yung checkout kasi hanggang 12 PM lang yung accommodation. So ayun, nakapag-freshen up na kami. Ang assessment sa amin ni coach ay kailangan naming mag-refresher. So, this refresher, parang ipipinest palalo yung mga skills na kailangan yung matutunan pag nag-student kayo. Tulad ko, ako, meron akong problema sa equalization at saka sa depth. So, ang pinakamalalim lang na na-reach nung dive ko is 3.6 meters lang. So, nasa 10 feet lang. Ikaw? Naka 7 meters ako. Naka 7 meters naman siya. Ang problema nga lang, the middle ng third ano namin, pinulikat naman siya. So hindi niya na-try yung duck dive. Ako naman, nakapag-duck dive ako, which is sabi ni coach, is maganda daw yung duck dive ko. Ang problema ko lang talaga, yung equalization. Kasi hindi talaga ako maka-depth ng maayos. Nasakit talaga yung tenga ko. So yun, yung kailangan namin i-work. Ang sabi mo sa akin, nakakalalim ako eh, naka 7 meters na ako, diba? Sabi niya, nakakalalim ako. Medyo napapanik kasi ako. Yun, medyo mag-focus lang. Sabi mo, i-focus lang yung mind. Kasi nakakalalim na ako. Sayang naman kung magmamadali ako makwalk. Yun, kasi pag
feeling ko parang yung sobrang layo. Malayo na yun kasi 7 meters, 21 feet yun. Pero ano naman guys, ang pinaka takeaway namin ngayong session na to. Tingnan niyo naman kung gaano kalakas yung alon. Tingnan niyo. So walang bagyo ha, pero this is not the right season pala for free diving dito sa Batangas. Sabi ni coach is, uli niya na sinabi to nung pabalik na kami na rough daw talaga yung conditions na sinabi. So bad weather talaga. Although maaraw ha, pero yung alon kasi yung kausapan dito. Is nakaya pa rin namin na kahit sa open water kami na ganyang kaalon. So makikita niyo naman doon sa video kung gaano kaalon talaga. So nakakadagdag din kasi ng stress yun eh. Pag nasa ibabaw ka pa lang bago ka lumubog, syempre natatakot ka na kagad sa alon. Which is talagang malakas guys, sabi ko sa inyo. Malakas talaga lalo na pag nasa gitna kayo ng dagat. Pero so, ayun yung ano niya, ayun na lang yung parang ano, motivate sa amin. Sabi niya kasi, late niya na sinabi. Oh, actually tapos na yung session. Sinabi niya na ano? Parang nagpo-graduate siya na nagawa niyo guys kahit na bad weather. Oh, bad weather. Tapos non-swimmer pa kayo. Kinaya niyo yung ganito. What else pa sa mga kalmadong dagat? Yeah. So, syempre napaisip din ko. Oh, nga, ano, nagawa nga natin dito eh. Sunod, syempre, sa mga kalmadong dagat, kaya na namin. Baka mas maganda, mas kaya. Pag hindi na siya ganito kagalas. Pero araw. Alon naman talaga ang problema. So, yun guys, mag-ano na rin kami. Maya-maya uwi na rin kami. Magla-lunch lang kami. So, after lunch, batching na rin kami. Kasi, over extension na rin kami dito. Hanggang alas 12 lang talaga dapat kami. So, mag-update na lang kapag mag-refresher. Oh, yes. Babalik kami ng refresher. Kaso, ang problema naman, yung season nga. Medyo maalon daw talaga pag ganitong season. Oo ko. So, tingnan namin kung kaya namin mag-refresher this month o sa mga palipasin na muna namin. So, pag-isipan muna namin. So, yun. Thank you nga pala kay Coach AJ. Coach AJ yung coach namin. Yes. Very, ano siya, talagang informative. Sinasabi niya kung ano yung mali, yung tamang procedure, i-correct ka niya. Tsaka, stretch sa time, ha? Stick to. Sa lahat. Yes. Pero which is good thing naman kasi talaga matututo kayo eh. So yun, thank you Coach AJ kung mapapagod naman itong vlog na to. Okay. Babalik kami ah, babalik kami. Okay, para sa, kesa nasabihin ka good job tapos maging pala yung gano'n. Eh para sa hindi naman yung sinasabi na mali na. Para makukorek na siya. Yun yung maganda. So ano ha eh, perfections daw. Maganda yun, yun yung binayaran. Okay yun. At least nakuha namin yung basic talaga. Kulang talaga sa practice. Siyempre, dalawang araw pa lang namin na-try. Siyempre, hindi pa kami ganun talaga kagaling. So, first time. First time talaga. First open water na 10 meters deep ba? 10 meters deep yun. Ilang feet yun? 33 feet? Parang ganun. So, nakaya namin mag-survive ng walang hawak na salbabida. Talagang skills lang. So, yun. Nakaka-proud na rin yun. Yun yung ano, yun yung parang nagawa rin. Mind games lang guys, mind games. Yun, nakuha namin. Pero yung, as in, ano pa, mag-swim ka pa talaga dun sa bed. Oh, yun pa. Another, ano pa yun, mga few tries pa para ano, magawa namin yun. So, yun guys, ito na muna namin tatapusin yung vlog. Hindi ko alam kung anong magiging ano, magre-refresher ba kami next week or susunod or may gala kami. So, hintayin nyo na lang kung anong magiging sunod na vlog natin guys. So, yun. Thank you!